Today is a very, this day is a very monumental day for us here. Kasi itong unang linggo that we will be conducting this worship service as a church, as a gathered church, as an organized church. And ang pangalan po ng ating church dito sa Dasmariñas ay ang Glorious Light Missions. So, for our first service, I did not prepare for a heavy theological sermon. Okay? Parang pahinga muna tayo sa ating Romans series natin sa Book of Rome. And then we'll continue this next week. Kasi by next week, i-divide na natin ang ating service. We will have an order of worship kung saan magkakaroon tayo ng 30 minutes Sunday school. At yung sermon na usually umaabot ng isang oras at kalahati, magiging 30 minutes na lang din or siguro mga 40 kasama yung kantahan natin. So magkakaroon tayo ng half Sunday school and then half for worship service. So that will be para maging organized na yung ating panambahan sa lugar na ito. Mawawala na tayo ng devotion, alisin na natin yon, and instead, we'll go to Sunday school. That is why we encourage you na, kung may internet naman kayo, no, everyday, join us sa ating devotion, panag-devotion kami dito. Kahit malate kayo ng bukas, panoorin niyo pa rin. Para everyday, meron kayong knowledge na nag-grow tayo. Okay? So, again, sabi ko nga, napakaganda ng araw na to because it is going to be the first time na tayo ay magsiservice under Glorious Light Missions. And ito ay naka-live na ito, hindi na sa Pinoy Devotion, kundi sa Glorious Light Missions na po siya. And nakakatuwa niyan kasi ironically, kung kailan naman binabawalan na ulit ang pagtitipon, tsaka naman tayo nagtayo ng simbahan. Diba? Eh, ganun talaga. We will not be moved. Sabi nga, be steadfast, immovable, always abounding in the work of God, in the work of Christ. For as much as we know, sabi, that our labor is not in vain in the Lord. Nabi sabihin, huwag kang papatinag, lumakad tayo ng may katapangan, ng katatagan, dahil alam natin na walang nasasayang sa ginagawa natin. Okay? Hindi tayo nagtitipon dito ng para sa wala. Okay. So just to lighten things up, God led me to prepare this sermon, this is a sermon like a devotion type na ang malaking tanong kasi ngayon is nasaan ang Diyos sa panahon nang ganito. Sa panahon ng hilahil, nasa ng Diyos sa panahon ng pandemya. Nasa ng Diyos sa panahon kung saan lumalaganap ang takot, maraming namamatay. Nasa ng Diyos sa lahat ng ito. Okay? Because as you can observe, at times like this, ito yung mga panahon na, wait, alisin mo muna yung title. Okay? So sa panahon kasi ngayon, ito yung panahon na lahat ng tao tumatawag sa Diyos. Na? Ito yung panahon na maririnig mo ang mga may hirap na dumudulog para sa kanilang mga pangangailangan. Ang mga may sakit na dumudulog sa Diyos para sila ipagalingin at mabuhay pa. Okay. Ang mga may yaman na dumudulog sa Diyos na huwag nawa ito ang maging katapusan ng kanilang pagyaman. Ang mga batang may pangarap dumudulog sa Diyos na huwag naman po nawa ang sitwasyong ito ang makapigil para makamta namin yung mga pangarap namin sa buhay. At marami pang dahilan kung bakit itong panahon na to ang panahon
kung saan makikita mo na halos lahat dumudulog sa Diyos. As if ang Diyos ay wala sa sitwasyon ito. Kaya ay maganda yung question na nasaan ang Diyos sa panahon na ito. Now, before we go through that, in the Bible, okay, and to us Christians, malinaw sa atin ang katotohanan na soberano ang Diyos. Kapag sinabi mong soberano ang Diyos, ang ibig sabihin niya, siya ang naghahari sa lahat ng bagay. Okay? Siya ang naghahari sa mundong ginagalawan natin. Gaano man kadilim ang lipunan, gaano man nakakatakot ang mga nangyayari, maliwanag sa ating mga mananampalataya na ang Diyos ay nasa trono niya. Nandun siya at naghahari siya sa mundong ginagalawan natin. Sa mundong makasalanan ito, sa mundong nakakatakot, ang Diyos ay soberano. Hindi mo pwedeng paniwalaan na soberano ang Diyos kapag may bahagi ng pag-iisip mo na nagsasabing walang kinalaman ng Diyos dito. Okay? Dahil kapag sinabing soberano, may kinalaman ang Diyos sa lahat ng bagay na yan. Hindi ko sinasabing gusto niya ang lahat ng bagay. Magkaiba kasi yung gusto niya, magkaiba yung alam niya. Magkaiba yung gusto niya, magkaiba yung hinayaan niya. Parang bata, di ba minsan kapag masyadong matigas ang ulo ng anak mo, hahayaan mo. Pero nakikita mo siya. Right? Hinahayaan mo para matutunan niya yung pagkakamali niya. Ang tanong, pag siya ba'y nadapa, pag siya ba'y nakagawa ng hindi maganda, gusto mo, di ba ayaw mo yun? Pero hinayaan mo. So magkaibang bagay na pag sinabi mong hinayaan ng Diyos at ginusto at gusto niya 'yon. Okay? Kasi we have to make it clear that in the Bible, it says in the word of God, ayaw ng Diyos ng kasamaan. Ayaw niya ng kasalanan. Pero soberano ang Diyos. Ngayon, makikita mo, maraming kasamaan at maraming kasalanan. Ayaw ng Diyos ng kamatayan. Ayaw niya ng sakit. No? Wala kang makikita sinabi sa Bible na dahil mahal kita, anak, parurusahan kita. Dahil mahal kita, bibigyan kita ng malubhang karamdaman. Ang nangyari kay Job ay hindi Diyos ang nagbigay ng karamdaman sa kanya, kundi si Satanas. Hinayaan niyang mangyari yon. Anong dahilan? May kita mo yun, pero we will not go to that. Pero gusto ko sabihin, hindi mo makikita sa kasaysayan ng Biblia na kung kailan naman sumusunod ang mga Hudyo, tsaka naman sila pinurasahan ng Diyos. Sabi nga, di ba, ang Diyos ba ay, di ba, sa Bible, parang, kung ikaw ba ay tatay at humingi sa iyo ang anak mo, ang tinapay, bibigyan mo ba siya ng ahas? Ang lahat ng comfort ng Diyos sa Biblia ay maliwanag na iingatan kanya, pagpapalain kanya, gagabayan kanya. Yan ang comfort ng Diyos. So, dapat malinaw sa atin na may ayaw ang Diyos. Bagamat soberano siya, may mga bagay na ayaw siya. Okay? And that explains because God is holy. Pero hinahayaan niya mangyari ito. Kaya nga, yun yung question eh. Kung ganon, nasaan ang Diyos sa panahon ngayon? Mag-i-ECQ na naman. Marami na namang magugutom.
Marami na namang mawala ng trabaho. Limitado na naman ang kilos natin. Kami nga laki, pasalamat namin dahil buti na lang pala lumipat na kami dito. Tama yung sabi ko noon eh, na hindi pa tapos yan, mauulit yan. Mas matindi pa. Hindi ako propeta, pero the only reason I said that because the Bible said, time, perilous times will come. Ibig sabihin, talagang darating ang mga matitinding, papalapit na tayo sa finish line. Pahirap na ng pahirap ang laban. Okay? Now, before we, to answer the question, nasaan ang Diyos? First, sinat ko muna sa mind ninyo na soberano ang Diyos. Right? It needs to be clear to us na bagamat ang mundong ito, ang sabi ng Panginoon, ay nasa pangangalaga or leadership ng demonyo. Yan ang sabi sa Bible. We are lying on the lap of evil ones. Tayo ay nasa kanlungan, okay, ng mga taong masasama, ng kasamaan. Bagamat ganon, hindi nagbago na soberano ang Diyos. And I'm gonna go to a story in the Bible na igamit natin ngayon. No? Kaya nga ang title natin, The Sovereignty of God Will Prevail. At ang ating teksto na ginagamit ay ang Isaiah chapter 10. Meron ka? Yeah. Verse 5. Now, babasahin ko muna siya at ipapaliwanag ko kung bakit ito ang napakagandang ilustrasyon na pagpapakita kung hanggang saan ang soberano, ang pagiging ang sovereignty ng Diyos. Chapter 10. Ito yung panahon na nahati na ang Hud ang Israel sa dalawa, sa King Northern Kingdom at ang Judah. Okay? At dahil diyan, sinakop sila ng Assyria. Okay? So ito yung nangyari, yung Judah nung sinakop sila ng Assyria. Sabi sa chapter 10, mapapahamak kayo, mga gumagawa ng hindi makatarungan. Kasi nga, ito yung panahon na lumiko na ang Israel sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Iniwan nila ang kanilang pananampalataya. Mapapahamak kayo, mga gumagawa ng hindi makatarungang batas na umaapi sa mga tao upang pagkaitaan ng katarungan ang mga nangangailangan, upang alisan ng karapatan ang may hirap, at upang pagsamantalahan ang mga byuda at ulila. Ano ang gagawin ninyo sa araw ng pagpaparusa? Pagdating ng pagkawaka, pagkawasak na magmumula sa malayo, kanino kayo lalapit upang humingi ng tulong? Kinakausap niya ang mga Israelita dito. Kasi nga, di ba, nagpalalo na sila eh. At kanino ninyo iiwanan ang inyong kayamanan, upang hindi kayo mabilanggo o mamatay sa labanan? Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang kanyang puot. Patuloy niyang paparusahan ang kanyang bayan. Tingnan mo. Bago tayo tumuntong sa verse 5. No? Patuloy niyang, ang sinasabi niya dito, ang tinutukoy niya dito mga tao, yung mga Israelita, yung mga Hudyo. No? Dahil sa kanyang palaluan, patuloy niyang parurusahan ang kanyang bayan. And then, paano niya parurusahan? Ano yung parusang sa sitwasyong ito, nung panahon na ito? Ano yung ginamit niyang parusa para usigin, pahirapan ang Israel? Verse 5, ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo. Ang Assyria, ito yung reigning empire noon, Assyrian Empire. No? Kaya nga, di ba, yung sa Northern Kingdom, yung mga Samaritano, di ba? Kaya may Samaritano kasi half-breed yun eh.
ng mga Assyrians, ng ganun. So, sinakop kasi ng Assyria ang Northern Kingdom. So, ikaw Assyria, ang gagamitin kong pamalo, ang tungkod ng aking pagkapuot. Sabi ni Panginoon dito, ang gagamitin niya para parusahan, ibuhos, ipakita ng Diyos ang kanyang puot sa mga sa Israelita ay ang Assyria. Isusugo ko siya laban sa isang bayang walang Diyos, ang Israel. Isang bayang kinapupuotan ko upang ito'y wasakin at samsamin ang lahat ng yaman at tapakang parang putik sa lansangan. Ngunit hindi ganito ang binabalak ng hari ng Assyria. Wala nga ito sa isipan niya. So, ibig sabihin, wala sa plano ng Assyria na gawin ito sa Israel. Pero dahil ginusto ng Diyos, gagawin ng Assyria ito sa mga Israelita. Okay? Ang layunin niya ay wasakin ang maraming bansa kasi nga world domination 'to eh. No, kasi 'di ba sa panahon ng history iba-iba ang may empire na, 'di ba? May yung Grecian Empire, Assyrian Empire, Roman Empire. Ang layunin niya ay wasakin ang maraming bansa. Ang sabi niya, hindi ba't pawang hari ang aking mga mga pinuno? Ano ang pagkakaiba ng Kalno ng Hamad at ng Samaria sa Damasco? Kung paanong pinarusahan ko ang kahariang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na hinggit na marami ang mga larawang inanyuan kaysa naroon sa Jerusalem at Samaria, hindi ko rin ba gagawin sa Jerusalem at sa mga Diyos-Diyosan ito? Kasi diba sa kasaysayan, pinakita ng Diyos na pinarusahan niya yung mga pagano. Ngayon, dahil yung mga Hudyo, ginawa ito, papaano kayong na-exempt na hindi ko kayo parurusahan, yung nasabi ng Diyos. Ngunit, kapag nagtatapos na si Yahweh sa kanyang layunin sa bundok Zion at sa Jerusalem, napakigyan niyo ito mabuti. Ito yung nakakatuwa eh. Hindi mo nakakatuwa, parang nakaka-puzzle. Diba sabi niya kanina, gagamitin ko ang Assyria para parusahan ng Israel. Kahit wala sa plano ng hari ng Assyria to, gagawin niya yan. Pero sabi ng Hesus, Panginoon dito, ngunit kapag natapos na si Yahweh ang kanyang layunin sa bundok Zion at sa Jerusalem, listen carefully, paparusahan niya ang hari ng Assyria dahil sa kanyang kayabangan, kataasan, at kapalaluan, sapagkat ang sabi niya, nagawa ko yan dahil sa taglay kong lakas at karunungan. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan. Ibinagsak ko sa lupa ang mga nakaupo sa trono. Ito yung pagmamayabang ng Assyria. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang nasa pugad. Tinipon ko ang buong lupa tulad ng nagpagtitipon sa mga itlog na naiwan. Wala man lamang bakpak na nagbalak lumipad. Walang bibig na bumubuka o huning narinig. Mas magaling pa ba ang palakol? Ito yung last time. Last verse, 15. Mas magaling pa ba ang palakol, sabi ng Diyos, kaysa taong may hawak nito? Mas mahalaga ba ang lagari kaysa taong gumagamit nito? Babalikan ko yung istorya. Tingnan niyo mabuti ha. Ginamit ng Diyos ang Assyria para parusahan ang bayan niya na lumapastangan sa kanya. At pagkatapos ito, paparusahan sila ng Diyos. Actually, pinarusahan sila. Bumagsak ang Assyrian Empire. Diba? Bumagsak yan eh. Tingnan mo. Yung bayan na ginamit ng Diyos na ayon sa kanya, wala nga itong plano nagawin ito sa Israelita. Pero pagkatapos, pinarusahan niya yung bagay, yung bayan, yung hari na ginamit niya para sa pag-express, execute ng kanyang gupuot sa Israel. Hindi ba kinapapuzzle? Parang ganito yan eh.
inutusan ko, halimbawa, yung aso ko. Di ba, may mga aso nag-train, tinitrain yung aso para kumagat ng masamang magnanakaw. Sabi ko sa aso ko, kill! Eh, di kinil nung aso. Paglapit sa akin ng aso, kumuha akong taga, tinaga ako naman yung aso. Ano tingin niyo sa akin? Sa normal na sitwasyon. Di ba? Parang it doesn't make sense. Di ba? O si Panda, para mas makarelate ka doon sa gusto ko sabihin. Si Panda. Sabi mo, Panda, pagdating mo yung magnanakaw. Hindi kinagat niya. O paglapit, magtapos siya kagatin, paglapit siya ni Panda, kumuha ka ng baseball bat, hinataw mo naman si Panda, pinatay mo si Panda. Ay, nakakatawa. Pero tingnan mo, and question, does it make sense? In the mind of a person, pag binasa to ng hindi mananampalataya, kukutsain nila yung Diyos, sasabihin nila, tingnan mo, kaya ayaw namin magbasa ng Biblia eh. Kaya ayaw namin sa Diyos nyo eh. Ano? He doesn't make sense? Power tripper siya? Tingnan mo? Kaya nga ginagamit rin nila yung tungkol doon sa Garden of Eden eh. Bakit niya kasi nilagay yung puno doon? Ang question yung Diyos. Hindi question kung ba't lumabag si Eva at Adan, ang question, eh ba't niya kasi nilagay doon? Ganyan mag-isip ang taong walang pagkakakilala sa Diyos. Now, ano yung makikita natin sa pangyayaring ito? Ano? Napaka makapangyarihang bansa, ginamit ang Diyos para parusahan ng Israel, para sila ay manumbalik, para sila ay mapakita ng Diyos ang puot ng Diyos sa kasamaan, and then pinatay niya ang Assyria. Ano yung makikita mo dito? Ang Diyos ay soberano. Na kahit gaano kademonyo ang Assyria, gaano sila kalapastangan sa Diyos, ang Assyria mga pagano yan. Okay? Pero ginamit sila ng Diyos. Pwede silang gamitin ng Diyos. No? Para mangyari yung gusto niya mangyari. Ganon ka soberano ang Diyos. At nananatili yan hanggang ngayon. Okay? Meron pa akong isang kwento. Hindi ko na babasahin kasi ang haba nito. Tatlong chapters, apat na chapters ko eh. Merong isang kilalang propeta sa panahon nila Moses, nila Joshua. Ang pangalan niya ay si Balaam. Kilalang propeta yan. Pero kilala siya, hindi dahil siya mabuti siyang propeta. Kasi siya ang nag-udyok kay Balak, kalaban ng Israelito, kalaban din ng mga Hudyo, na kung paano nila tutuksohin ang Israel para ang Israel magkasala sa Diyos. Kasi pag nagkasala ang Israel sa Diyos, marurusahan sila ng Diyos. Kasi alam nilang hindi nila kayang talunin ng Israel. Walang makatalo kila Moses. No? So ang tanging paraan para ang Israel ay bumagsak ay kapag ang Diyos ay nagalit sa kanila. So si Balaam, kinuha siya ni Balak. Yung nangyari na may comedy sa Bible eh, yung kabayo niya nagsalita. Basahin niyo na lang 'yan. No, na nagpropesya yung kabayo, binahampas niya yung kabayo niya kasi nga ayaw umusad. Ayaw mabante. So pinalo niya na pinalo. Nagsalita tuloy yung kabayo. Sabi niya, tagal mo na pinakikip, parang gano'n. Pag na pinakinabangan, tinulungan, tapos ngayon, ba't mo ako pinapalo? Bulat siya. Yung pala, kaya pala hindi umuusad yung kabayo kasi may anghela na pakita doon sa kabayo. At pinapupunta siya, inuutusan siya na ikaw ay magpo-prophesy about Israel. Si Balaam ay kalaban yan, false ano siya eh, masamang propeta. No, let's say, hindi masamang propeta. Sige, let's mag-settle lang muna tayo doon. No? At kinuha ngayon siya ni Balak. Hinayo siya. I-curse mo ang Israel.
Sige. So, alam niya yung mga sasabihin niya. Diba? Susumpa ko yan. Kasi dati, malaking bago yun. Ang problema, sa tatlong pagkakataon na sinubukan niyang sumpain ang Israel, kada magsasalita siya, ang lumalabas sa bibig niya ay hindi curse. Blessing. Kaya galit na galit si Balak sa kanya, sinabi ko siya sumpain mong Israel eh. Diba? Pero every time magkasalita na siya, ibang lumalabas sa bibig niya. Blessing. So sa pangyayaring ito, makikita mo, ano ulit? Soberano pa rin ang Diyos. Right? Hindi nagbago yung Diyos na sinasamba natin ngayon sa sinamba ng mga Hudyo at mga nilapastangan nila. Same. Hindi natigil ang pagiging soberano ng Diyos. Sa panahon na nangyari ito, ang question natin is, nasaan ang Diyos? Dalawang bagay. Ang Diyos, of course, sabi ko kanina, nananatili siya sa trono niya. Pero bukod sa katotohanan na yon, pwede mong tingnan ng Diyos ngayon na siya ay nasa isang lugar. Pero uunawain mo siya sa dalawang bagay. Una, ang Diyos sa kanyang mga anak na humihingi ng tulong sa kanya. Okay? Na kumakapit para sa saklol kasama ng mga mananampalataya ang Diyos sa pagharap sa mga bagay na ito. And at the same time, pinanonood ng Diyos ang mga hindi mananampalataya na magdusa dito. Bakit? Alam natin na sa panahon natin ngayon, naghahari ni Satanas. Sabi nga eh, kahit na ilang beses mong ipaglaban, although ako, like for example ako, hindi ako kumbinsido na totoong may pandemya. Okay? Matagal nang may pandemya. Matagal na. Matagal nang maraming tao ang namamatay sa iba't ibang uri ng sakit. Ilang tao ang namamatay araw-araw sa high blood? Yan ba ay naging mahalagang bagay sa atin? Natakot ba ang tao sa high blood? Hindi. Hindi takot ang tao sa high blood. Kaya nga uso ang eat all you can. Kaya nga may sangipsal eh. Kaya nga may Starbucks. Kaya nga malakas ang food industry. Hindi takot ang tao sa high blood. Ilang tao ang namamatay araw-araw sa komplikasyon ng diabetes? Pero natakot ba ang tao? Hindi. Kaya nga mayaman pa rin si Coke. Mayaman pa rin ang Pepsi, Sarsi. Ilang tao na mamatay araw-araw sa rabies? Natakot ba ang tao? Hindi. Kaya nga hanggang ngayon, ang dahil pa rin, bihira ka makakita ng bahay na walang aso. AIDS. Ilang tao na mamatay araw-araw sa AIDS? Dami. Pero natatakot ba ang tao? Hindi. Lumagana pa nga ang homosexuality eh. Lumagana pa nga ang kabaklaan eh. Diba? Hindi natakot ang tao. So, ang pandemic na ito is just, for me, maraming reason dito. But, regardless of the reason, regardless may pandemic o wala, okay? Regardless. Tayo ay nasa ilalim ng gawa ng demonyo. Alam natin that behind this pandemic, whether ito man ay totoong virus, gawa ng diablo yan.
Sino ba ng mga tao ang gagawa ng virus para pumatay ng maraming tao? Kung ito talaga ay virus. Now, kung ito man ay hindi virus at ito man ay propaganda, sino ba namang tao ang gagawa ng ganitong propaganda, okay, para lang mabenta ang gamot at the expense of the job, at the expense of security, peace of mind ng bilyong tao sa buong mundo? So, hindi to question whether totoo ang COVID or hindi. Ang question is, totoo ba na may mga tao na kampo ng demonyo na nasa likod ng bagay nito? Yes. Totoo. Hindi lang yan. Marami na. Politika, media, totoo na may mga ginagamit ni Satanas para magkaroon ng ganitong sitwasyon. Ang question na lang is, bakit ito nangyayari? Now, here, sabi natin, God is sovereign, and if God is sovereign, God is in control. When I look at Facebook, very common na ang topic ngayong araw na to sa mga simbahan is God is in control. It's good. It's a good topic. Pero ang problem, nasasagot pa natin yung tanong na in control of what? Yes, God is in control. He is sovereign. Hindi ito mangyayari pag hindi niya ito hinayaang mangyayari. Hindi ito mangyayari kung wala ito sa plano niya. Pero, what for? What for? No? Kasi, kadalasang dala ng mensahe na may topic na God is in control is a topic about encouragement. Maganda yung topic, God is in control, pero ang laman, encouragement. Encouragement sa mundo, na huwag kayong mag-alala, mundo, God is in control, hindi niyo tayo pababayaan. If you are a believer, then you can hold on to that. But if you're not a believer, okay, if you don't have a relationship with God, huwag mong iisipin na yung control na sinasabi ng Diyos dito ay para huwag kang pabayaan. Yes, God is in control. Okay? Pero what for? In control of what? In control of what? Why is God allowing people to die right now? If hindi kanya pababayaan. At hindi, kung hindi pababayaan ang mundo, ang buong mundo. Is this a time to be encouraged? Is this the time para tayo ay ma-encourage na ang Diyos ay nandyan lang? Or is this a time to realize that maybe God is allowing this to happen, just like what happened doon sa binasa natin na nangyari sa Israel? Baka naman ginagamit ng Diyos ang mga demonyong ito, ang mga masamang taong ito, baka para parusahan tayo. Baka para ipamukha sa atin na masyado na tayong mayabang. Baka ipamukha sa atin, I'm not talking about sa ating lahat, I'm talking to you as an individual person. Huwag mong tingnan na ito ay nangyayari para sa lahat. Ito ay nangyayari. Individual ito. Huwag mong tingnan ito pangyayari na ito na ginagawa ito ng Diyos para sa lahat. Ginagawa ito ng Diyos. May purpose siya for individual person. Iba-iba kasi ang impact ng pangyayaring ito sa atin eh. Sa amin, hindi masyadong ano to. Pero of course, psychologically,
Emotionally, may impact ito. Spiritually. Pero sa iba, iba yung impact ito. Physical, di ba? Political. So may kanya-kanyang impact ito sa tao. Now, ito ba yung time na iisipin mo na iingatan ako ng Diyos? O baka ito yung time na pinapabayaan ka na ng Diyos? We learn in the past, in our previous topic, last week, na ang Diyos, hindi siya sumusuko, pero tumitigil siya sa kanyang pag-rescue sa tao. Hinahayaan niya ang taong lumangoy sa kanilang kalokohan. Hinahayaan niya ang tao manindigan sa kanyang kasamaan. Hindi ko yan judgment na sa Biblia yan. At binasa natin yan. Diba? Na ibinibigay ng Diyos ang tao sa layaw ng kanyang laman. Heto na tayo ngayon. Is it unreasonable to think that at some point, hinahayaan na tayo ng Diyos ang mundong ito para makita natin kung gaano tayo kalapastangan sa Kanya. God is using evil of this world para mahirapan ka. Kasi sa mga mananampalataya, sa mga totoong tinawag ng Diyos, this is persecution. Okay? This is a kind of persecution na sinabing mangyayari. But, despite of that realization and understanding, we are glad, we are joyful that this persecution is coming. Why? Because our faith is being tested. To Christians, this moment is used or serving as a test. How are you going? How long, oh heart tough, are you going to stand for your faith? Ang dali maging Kristiyano ngayon, no? Uy, ECQ na okay lang, naka-online naman kami. Na? Okay lang. Mas okay nga ito, biruin mo. Para sa church ako, hindi ako makaihi, hindi ako makakain. Ngayon, tatanggalin ko lang sa Zoom yung video ko, pwede ko nang gawin. Pwede na ako mag-multitask. Pwede na ako magtrabaho habang nakikinig. Pwede na akong manood ng UFC habang nakikinig. Pwede na akong makipagdaldalan, makipagharutan habang nakikinig. Well, if you are not taking this persecution as persecution, then, siguro it's about time to ask your faith. Christians rejoice over faith. Why? Because at times of persecution, at times of great trouble, doon mo mararamdaman yung pangako ng Diyos. Sabi niya, bibigyan kita ng lakas. Doon mo makikita at times of persecution pag meron kang malubhang karamdaman, pag ikaw ay naghihirap, pag ikaw ay nalulungkot, pag ikaw ay nade-demoralize, doon mo makikita yung power ng Diyos. I-hold kanya, di ba? Yung kanta nga na, He will hold me fast. He will... Hindi ba kayo natutuwa sa mga binabasa natin sa Psalm, sa awit? Parang napapanahon, kailan mo ako iniligtas, Panginoon? Kailan mo hahayaang maghari ang kasamaan? Biruin mo, si David kinonfirm, totoo, hinahayaan ng Diyos. Pero para saan? Sabi ng Panginoon, di ba? Para makita ninyo yung puot ko. And may good news ako sa inyo, wala pa to sa 0.1% ng puot na mararanasan ng mga tao magre-reject kay Kristo sa impyerno. At ang masaklap niyan, sa impyerno, walang kamatayan. Habang eternity na yun. Ang kamatayan, dito lang mangyayari sa lupa yan eh. Diba?
Kaya nga, sabi, ang kalapit talaga natin, hindi talaga COVID. Hindi talaga COVID. Ang kalaban ng tao, kamatayan. Dahil kung walang banta ng kamatayan, ang tao hindi matatakot. Kung ang COVID ay hindi nakakamatay, okay, ang tao ay hindi matatakot. Pero bakit natatakot ang tao sa COVID? Kaya sabi nila, nakamamatay. Okay? So ano talagang kalaban ng tao? Kamatayan talaga. Saan tayo takot? Sa kamatayan talaga. Pero ang tanong, bakit ka takot sa kamatayan? Ano ang dapat mong katakutan sa kamatayan? Ano? E patay ka na eh. Kung hindi ka naniniwalang may langit at impyerno, kung hindi ka naniniwalang may Diyos, kung hindi ka naniniwala sa langit, kung hindi ka naniniwala sa hatol, huwag kang matakot sa kamatayan. Ang tanging dahilan kung bakit ka dapat matakot sa kamatayan ay dahil ang kamatayan ay ang pinto lamang patungo sa eternity. Ang question, alam mo na ba ang kahihinatnan ng buhay mo, ng kaluluwa mo pagkatapos ng buhay dito? Okay. Ang Diyos ay soberano. At kaya niyang gamitin na lahat. Huwag niyong iisipin na ilabas mo ang... Yan may mga nagsasabi na huwag mong idamay ang Diyos dito. Ilabas mo ang Diyos dito. Walang kinalaman ng Diyos dito. Loko-loko ka ba? Sino may sabi sa'yo walang kinalaman ng Diyos dyan? Alam niyo ba para sa mga mayayabang na mga tao, doon sa mga nagsasabing hindi ko kailangan maunawaan kung sino ang Diyos, alam nyo ba na bawat singhot mo ng hangin, utang mo sa Diyos yan? Na hinihinga mo yung hangin ng Diyos? Kinakain mo yung pagkain ng Diyos? Alam nyo ba na bawat hakbang mo sa mundong ito, utang mo sa Diyos yan? Paano mo ngayon sasabihin na hindi ko naman kailangan maunawaan at malaman at intindihin mabuti at kilalanin ang Diyos? Eh ikaw nga, tatay ka, nanay ka, magbigay ka lang ng cellphone sa anak mo kung makatrato ka na, hoy, pag-aari na kita. Pakainin mo lang sa lamesa ang mga tao. Piling mo pag-aari mo na? So yes, God is in control. Walang question doon. Ang question dito is, bakit? Para saan? Masyado mo pinapahalagaan yung trabaho mo? Okay, go. O ngayon, wala kang trabaho. Tigil ang trabaho. So, wala na. Masyado pinapahalagaan yung mukha mo, itsura mo, yung pagkain mo, yung kalusugan mo. O ngayon, may sakit ka. May COVID ka. Wala na. Pinapahalagaan mo yung yaman mo. O ngayon, sarado ang mall. Sarado ang mga bilihan ng mga maluluhong gamit. So wala nang halaga ulit. So sabihin man ninyo na masyadong extreme ang mga sinasabi ko dito, pero ang totoo, yung mga bagay na pinapahalagahan natin sa buhay na to, mahalaga siya para mabuhay, pero hindi siya pwedeng maging mas mahalaga sa relasyon mo sa Diyos. Kasi at times like this, na nawawala ng halaga lahat ng bagay sa paligid mo, ano nakikita mo mahalaga? Tulungan ka ng Diyos. Diba?
At times na wala ka ng magawa, hindi mo mapakinabangan yung katawan mo, yung pera mo, yung lahat ng mayroon ka, ano yung ginagawa mo? Ano yung mahalaga sa'yo? Lord, tulungan mo ako. Tutulungan ka para saan? Para lapas tanganin ulit siya? Buti na lang ang Diyos. Kapagpasensya. Yun na lang talagang habag. Alam mo, hindi ako ganito magsalita ngayon dahil matuwid ako. Ganito ako magsalita ngayon because I can also see this to myself. How many times God saved me? How many times God provided me? And then what happened after? Until I learned. I start to learn. Ang tanong, tinanggal ko ba yung pagpapahalaga ko sa mga bagay sa mundo? Nag-iba akong responsable ng tatay? Tinanggal, hindi ba ako naghanap buhay? Hindi ba ako nagpaka-healthy? Okay? Tituloy ko pa rin. Pero this time, I know na lahat ng yan, pangalawa lang talaga yan. Pangalawa lang yan. Yes, God is good. And He is not just good. He's sovereign. God is good. Ang problem, what about you? Are you good? If you will say yes, then sabi ng Diyos sa'yo, humble. If you will say na papatubayin ako ng Diyos kasi mabait ako, humble ka. Mababagsakin ka ng Diyos. Ang sino mo magmalaki sa Panginoon, pababagsakin niya. Ayaw ng Diyos yun. Ang kahambugan ay wala yan sa dahil ganito ka magsalita, ang kahambugan ay nasa loob ng puso mo yan. You may be the kindest person. You may be the most soft-spoken person. But deep inside your heart, ang yabang mo sa Diyos. Bakit? Kasi hindi ka naniniwala na si Kristo lang talaga ang kailangan natin, na kailangan si Kristo lang tayo ang maging tapat. Hindi ka naniniwala na sapat na ang ginawa ni Kristo. Hindi ka naniniwala na napakamakasalanan mo. Ang paniniwala mo, I can look for other way para makapunta sa langit. Ang paniniwala mo ay okay lang na sumamba ako sa mga Diyos-Diyos. Anyway, binibigyan mo ako ng swerte nito. Okay lang na wag akong magbasa. Kasi wala naman ako inaagrabyadong tao. Tama ka. Wala kang inaagrabyadong tao. Pero may inaagrabyado kang Diyos. Okay? Wala kang inaagrabyadong tao. Pero mas nakakatakot yun. Kaya sabi nga, friend of this world is enemy to God. Kaibigan mo lahat eh. Mabait ka. Wala ka na offend. Wala kang hinusgahan. Kaya kaibigan ka ng mundo. Well, if that's the case, kalaban mo ang Diyos. Am I saying na mag-away ka ng tao, no? Proclaim the truth. Harapin mo ang katotohanan. Ang katotohanan, may karapatan ang Diyos sa lahat ng bagay. Yan ang katotohanan. Kahit ano pang gawin niya sa'yo, sa mundong ito, may karapatan siya. Now, the only question is, kalaban ka ba ng Diyos? Kalaban ka ba noong nag-iisang may karapatan ng lahat o kaibigan ka niya? You know, that's the very message of being a friend of God. When the Bible said, you are now a friend of God, hindi ibig sabihin na, oh, tropa na tayo, God, ha? Oh, God. Oh, ano, kantaan tayo, God. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin lang that you are already a friend of God, ang ibig sabihin lang nun ay ito, hindi ka na niya kaaway. Yun ang ibig sabihin. But does it mean na level na kayo ng Diyos? Na parang alam mo na yung nasa isip niya, unawang-unawa mo na yung nasa puso niya? Hindi mangyayari yun. You can only have a glimpse. Like ito, alam natin, na nasa kamay ng Diyos ang lahat ng ito, pero ang question, alam na alam mo ba exactly paano mangyayari mga bagay na ito? Hindi. Kaya wag mo nga sabihin na
basta ako alam ko, ito ang gusto ng Diyos. Paano mo nalaman? Hinulaan mo lang? Naramdaman mo lang? Hindi ka nga nagbabasa? Hindi ka nga nakikinig? Alam mo bakit ako gato magsalita ngayon? Gusto kong tigilan na ninyo ang kahibangan ninyo. Huwag na kayong manghula kung ano ang totoo. Huwag niyo nang hulaan kung sino ang Diyos. Huwag niyo nang hulaan kung ano ang mangyayari sa kabilang buhay. Huwag niyo nang hulaan kung paano kayo hahatulan ng Diyos. Huwag niyo nang hulaan. Mag-aralan ninyo. I'm sorry, but I have to be really be strong. Because hindi na biro ang nangyayari sa lipunan natin. Natutuwa pa ba kayo? Niloloko na tayo eh. Hanggang ganito lang po ang ECQ. Pero pagkatapos, hindi pala hanggang doon. Ang sabi pala, weekly po ang basihan. Weekly, so ibig sabihin kung 10 years mo ang gagawin yan, weekly mo sasabihin sa amin na extend, 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 extend. Hindi ako nagagalit doon sa sitwasyon na nagagalit ako kasi hanggang ngayon, hindi tayo nagigising sa katotohanan. We are under the governance. Mundo ito ng demonyo. If you do not come to Christ, if you do not come to repentance, if hanggang ngayon hambog ka pa rin kasi may pera ka, matalino ka, I don't talk like this to my enemies. I talk like this to people I care. To my relatives, to my friends, magalit na kayo sa akin. Pero ito ang totoo. Lahat po tayo mamamatay. Maaaring hindi ngayon. Maaaring masurpass mo to. Pero haharap tayo sa hatol ng Diyos. Ang question na lang, bakit hanggang ngayon nagtatago ka pa rin sa likod ng relihiyon mo? Bakit hanggang ngayon naniniwala ka pa rin na basta ipagdasal lang ako ni Father, okay na. Basta ipagdasal lang ako ni Pastor, okay na. Basta gawin ko to, gawin ko yan, okay na. Yun lang. Sa teksto na binasa natin, nakita natin na pinarusahan ng Diyos ang Israel. Pero kinomfort niya rin ito. Sabi nga, if these people will humble themselves and pray, all you have to do is to humble yourself to God. Tanggapin mo na hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Tanggapin mo na wala sa anumang ginawa mo sa mundong ito ang kinaluguran ng Diyos dahil ikaw ay malayo sa Kanya. Wala akong pakialam sa kabaitan ng anak ng kapitbahay ko. Wala akong pakialam dyan. Wala akong pakialam sa buhay ng anak ng kapitbahay ko. May pakialam ako sa buhay ng anak ko. Ang Diyos ay may pakialam siya sa buhay mo kung ikaw ay anak niya. At gagawin niya ang lahat para sumunod ka. Now, if ngayon sa pagkakataong ito, bagamat ECQ, may sasabi mong, ako ay panatag kasi alam ko naman na iniingatan ako ng Diyos, paano ka nakakasigurado? Paano kung biglang magkasakit ang anak mo at sabi may COVID, paano kung ikaw? Masasabi mo pa rin ba na iniingatan ka ng Diyos? Hindi. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ano yon? Anong plano ng Diyos sa buhay natin? Sumunod sa Kanya. There's comfort in the midst of pandemic. Pero ang comfort lang na mayroon tayo ay yung malaman natin na tayo ay nakatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tama na. Tama na. Iba makaawa ko. Tigilan niyo na ang kahibangan ninyo. Makita na ninyo na pinaglalaro na tayo ng demonyo. Matakot kayo. Tandaan ninyo.
hindi ko sinabing matakot kayo sa demonyo. Okay? Kasi all this time, ang tao, ang akala nila, we, na ang mundong ito, ay nasa constant battle against evil. Na parang, araw-araw, kahit na ikaw ay drug lord, kahit na ikaw ay mangangalunya, kahit na ikaw ay prostitute, drug pusher, kriminal, ang pagkakaalam mo, araw-araw, nakikipaglaban ka sa demonyo. At pag na sitwasyon ka ng mahirap, iingatan ka ng Diyos. Yun ang akala natin. Ang totoo po, hindi, mali. Hindi demonyo ang kalaban natin. At wala tayo sa constant battle against demonyo. We are constant battle against God. If you are not a believer, then you are in a constant battle with God. At maraming darating sa buhay mo na mararamdaman mo na nakikipaglaban ka sa Diyos. Nakakaawa maraming tao ngayon, they pray to God, Lord, ingatan mo kami, pero sa side naman ng Diyos, sinasabi ng Diyos, ano ingatan? Pinaparusahan niya kayo eh. Yan ang reality. Every time na ikaw ay lumalakad ng wala sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang kalaban mo ay hindi mundong ito, ang kalaban mo ay Diyos. Every time lumalakad ka sa kasalanan, ang kalaban natin, Diyos. Huwag kang matakot sa demonyo. The sovereignty of God will prevail. Ang demonyo ay nakakakilos lang kung kagustuhan, kung iaalaw siya ng Diyos. Diba? Yun yan nangyari sa Assyria eh. Ayaw naman ng Assyrian parusahan ng Israel, pero gusto ng Diyos. Ayaw naman ng Diyos na si Job ay magkasakit, pero hinayaan niya. Bakit? Para saan? Bakit niya hinayaan si Job magkasakit at mawala ang lahat? Bakit? Para sa mga pastor na laging gumagamit ito, para sa mga tao na laging nagdi-devotion dito na si Job nga nawala lahat eh. Ano ang mensahe ng Diyos kay Job? Ano? Wala kang pwedeng ipagmalaki. Nakita ba ninyo nung sinermona ng Panginoon si Job? Doon niya na realize ng science na, uy, totoo ang Bible. Bakit? Doon sinabi ng Diyos, bakit Job? Nandun ka ba nung hatiin ko ang spans ng dagat? Nandun ka ba nung likain ko mga bagay? Bakit? Ba't isinabi kay Job yun? Kasi dumating sa punto na bagamat iniis ni Job yung mga ginawa ni Satanas sa kanya, nag-self-evaluate siya. Ano bang kasalanan? Ano bang ginawa? Ha? O kaya, pinatahimik siya ng Diyos. Ano ginawa ni Job? Tahimik siya. Yan ang tao ngayon. Lord, ba't mo dumating sa amin to? Bakit? Bakit? Eh kasi lapastangan tayo sa kanya. Yun talaga yun eh. Hindi tayo lapastangan dahil sa mga ginagawa mong kasalanan. Lapastangan tayo kasi hanggang ngayon, tinatawag mo ang pangalang Jesus, hanggang ngayon, ang tagal mo ng mananampalataya, hanggang ngayon, ang tingin mo pa rin sa Diyos, kakampi mo kahit na sa panahon na gumagawa ka ng kasalanan. Hanggang ngayon, si Kristo sa iyo ay ganito. Para sa akin, ang Diyos ay ganito. Hanggang ngayon, ang sabi ng Diyos, kalimutan mo ang mga material mong ang mga material mong naisin, sumunod ka sa akin. Hanggang ngayon, hindi mo nakikita. Kaya hanggang ngayon, hindi tumitibay yung relasyon mo sa Diyos. Bakit? Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nasusunod sa kagustuhan mo tungkol sa buhay mo. Kahit mananampalataya ka o hindi, that's what happened. Hanggang ngayon. So I'm gonna make this very strong sermon because, sabi ko nga sa inyo, napaka-monumental itong araw na to. This is going to be the birth of the mission of glorious life here in the Las Marinas. And I want this to be clear to us
na ang simbahang ito ay hindi ko ito simbahan. Ang simbahang ito ay hindi simbahan ng mga mabubuting tao. Ang simbahang ito ay hindi ito uusad dahil magaling ako o dahil malakas ako o dahil may pera kami o dahil may ginto ako. Hindi. Ang simbahang ito ay nasa ilalim lang ng habag ng Diyos. And as I start this day, this mission here in Das Marinas, Cavite, I want to make that clear. Na, na ang lahat na mangyayari sa gawain ito ay kagustuhan ng Diyos. If this will prosper, this will prosper. If this will die, Lord, let it die. I don't want a church na ako ang leader. I don't want a church na yung mga membro takot sa akin, hindi sa Diyos. Even my own family, I don't want a family na ako ang kinatatakutan. I don't want a son na ako lang ang nirerespeto. Because I am nothing. Yun ang reason, because I am nothing. Ano man ang, gaano man kataas ang tingin ninyo sa akin, gaano man ako ninyo nirerespeto, sa totoo niyan, pagkaharap ko ang Diyos, wala akong mukhang maiharap. So it's not about me, it's not about what I can do, this church is God's church. So kung sabihin natin ito man ay ipatigil, o tayo ay hulihin, so be it. Bakit? Hindi ko naman gawain ito eh. Ang kalaban mo dito, Diyos, ang sino mang babangga sa gawain ito, hindi ako binabangga ninyo. Nakatago lang ako sa habag ng Diyos. Magsitali tayong lahat. Father, we pray, Lord, in humility. I'm sorry, Lord, if I've driven my emotion, but this is the reality, Lord. We are not scared. I'm not scared. I'm just, Lord, maybe very zealous, Lord, because maraming tao ngayon na malakad, Panginoon, up until now, ang akala nila okay sila. Ang akala nila tutulungan mo sila. Ang akala nila iniingatan mo sila. But they do not see, Lord, that this is already a punishment. Lord, Ikaw, Panginoon, ang humipo sa puso ng mga hambog. Ikaw ang humipo sa mga tao magsasabi na mas naiintindihan ko ang Diyos kaysa sa iyo. Kahit na hindi sila nagbabasa ng Biblia, kahit na katotohanan naman talaga ay nasa relihiyon lang ang kanilang kumpiyansa. Kahit na ito katotohanan lang talaga, Panginoon, ay nasa kultura lang ang kanilang kumpiyansa, na ang kanilang pagkilala sa iyo, Panginoon, ay gawa lang, Panginoon, ng orientation ng pamilya. Ingatan mo, Lord, ang anak ko, huwag nawa siya lumaki, Panginoon, na isipin niya na dahil ang tatay niya ay ganito, dahil ang nanay niya ay ganito, ay siya ganun na rin. Lord, please. Convict him, Lord. Convict our children. Na huwag sila maging kumpiyansa, Panginoon. Kung mayroon man kami, Panginoon, ng kumpiyansa, Lord, ay isa lang yun. Ikaw. Si Kristo. That our confidence is in Christ. Our confidence is in the fact that Christ lived a perfect life. Sinunod niya ng perpektong kagusto ng Panginoon. At namatay siya bilang perpektong alay upang pahupain ang iyong galit, ang iyong poot, at upang bigyan hustisya ang iyong hustisya. At siya ay nabuhay, Panginoon, bilang pangako niya na kung sino man ang mananampalataya sa kanya ay muli mabubuhay rin kahit na abutan kami ng kamatayan. Siya na nanpatuloy na nanalangin sa amin hanggang ngayon. Siya na nanamamagitan, Panginoon, sa amin. Yun lang ang kumpiyansa namin, Panginoon. Forgive us. Forgive us for our weaknesses, Panginoon. And may you be glorified. May you be glorified.
Now I wonder, God, kung anong nararamdaman ni Prophet Jeremiah. Looking at this people of Israel na tumalikod sa iyo at walang nakikinig sa kanya. Lord, ikaw na pong bahala sa mundo ito at sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor Shiji. Tuloy na po iyo sa kanyang salita. Tayo po lumawit. My word is not in what I own. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or blood of Christ that flowed at the cross.
ay malapit sa inyo, ipapakubawa ang aming sarili sa iyong habag at iyong awa sa amin. Kami po ay nagkakasala, Panginoon, sa bawat tao ng buhay namin. But Lord, our trust and our faith is in you. Na kayo po, Panginoon, ay marunong magpatawad. Then, ito, Panginoon, ang iyong biyaya sa amin. Panalangin po namin na kami patawarin. At salamat po sa pagkakataon na ito na kami nagkaroon ng kaalaman muli kung ano ba talaga kayo, Panginoon, kung sino ba talaga kayo, at ano lamang kami. Maraming salamat sa mga taong nandito. Sabi po muli, pag-iwaliwalay, kami po yung ingatan sa buong week na naman, Panginoon. Naway ang iyong salita ay magtawi sa aming buhay at mamumuhay, Panginoon, makita ang iyong liwanag. Maraming salamat po sa iyong pinanginang papuri. Pasalamat sa madalis pangalan ni Jesus. Amen. Amen.